iyong Panginoon na hilahin ang kanyang alam. Purin siya, yawitan at papulihan magpakailanman. At papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanim na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, inilaan mo ang iyong paghahari sa mga nagpapakumbaba at mga bata. Gawin mong kami lakas loob na makatahak sa landas ni Santa Teresita upang pakundangan sa kanyang pagdalangin, mahayag sa amin ang kadakilaan mo kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Job. Pagkaraan ng matagal na pananahimik, nagsalita si Job. Sinumpa niya ang araw ng kanyang pagsilang. Ito ang kanyang sinabi, hindi na sana ako ipinanganak at sana'y hindi ipinaglihi. Bakit di pa ako namatay sa tiyan ng aking ina? O kaya noong ako ay silang niya, bakit kaya ako ay pinaghili pa, inaruga, inalagaan, binuhay sa dibdib niya? Kung namatay ako noon, ako sana'y tahimik na, mahimbing na natutulog, wala nang iniisip pa. Katulad ng mga hari at tagapamahalang pumanaw na nagtayo ng mga palasyo ng kanilang kapanahunan. Sana tahimik na ako tulad ng mga pinunong nakapagimbak ng ginto at nakatipo ng maraming pilak o tulad ng mga sanggol na patay ng ipanganak. Yamang sa libingan wala nang gumagawa ng kasamaan at ang mga taong pagal ay nagpapahingalay. Bakit pa'y sinilang kung magdurusa rin lang? At bakit pa binuhay kung daranas ng kahirapan? Kamatay ay hinahanap, ngunit hindi masumpungan. Hinahalukay, dinudulang parang isang kayamanan. Sa kanila'y ubod tamis nitong kamatayan. Bakit pa'y sinilang ang tao kung wala rin lamang kaginhawahan? Bagkos, hirap sa kabi-kabila ang nararanasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamukot dalangin.
Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamu ko't dalangin. Panginoong Diyos, tumatawag ako sa iyo kung araw. Pagsapit ng gabi, dumudulog ako sa iyong harapan. Ako ay dinggin mo. Sa pagdalangin ko, ako ay pakinggan. Sa aking pagdaing, ako ay tulungan. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamu ko't dalangin. Ang kaluluwa ko ay nababahala't lipos ng hilahil. Dahilan sa hirap, wari malapit nang ako ay malibing. Kabilang na ako niyong malapit nang sa hukay ilagak, ang aking katulad ay ang mahinanat, ubos na ang lakas. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamu ko't dalangin. Ang katulad ko pa ay ang iniwanan sa gitna ng patay, animo'y nasawi, nananahimik sa kanyang libingan. Tulad na rin ako niyong mga tao na iyong nilimot, parang mga tao na sa iyong tulong ay hindi maabot. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamu ko't dalangin. Dinala mo ako sa may kadilimang hukay na malalim. Ang hukay na iyon ay isang libingan na ubod ng dilim. Ikaw ay nagalit at ang bigat nito'y sa akin nabunton. Ang aking katulad ay ang tinabunan ng malaking alon. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamu ko't dalangin. Magsitayo na po ang lahat. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumairi ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang nalalapit na ang panahong iaakyat si Jesus sa langit, ipinasya siyang pumunta sa Jerusalem. Sinugo niyang ilan upang mauna sa kanya. Humayo sila at pumasok sa isang nayon sa Samaria upang ipaghanda siya ng matutuluyan. Ngunit ayaw siyang tanggapin ng mga Samaritano sapagkat siya'y patungo sa Jerusalem. Nang makita ito ni Santiago at Juan ay kanilang sinabi, Panginoon, payag ba kayong magpababa kami ng apoy mula sa langit upang pugnawin sila? Ngunit bumaling siya at pinagsabihan sila, hindi niyo alam kung anong uri ng Espiritu ang suma sa inyo, sabi niya, sapagkat naparito ang anak ng tao, hindi upang ipahamak ang mga tao, kundi upang iligtas sila, at nagtungo sila sa ibang nayon. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat.
Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Ipinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ano pong ating pakiramdam o gagawin kapag tayo'y tinanggihan? Natitiyak ko lahat po tayo rito nakararanas na tanggihan. Sapagkat aminin din natin, tayo rin naman ay tumatanggi. Kaya nga't minsan napapaisip ako, bakit tayo nagtataka kapag tayo'y tinatanggihan? Bakit tayo sumasama ang loob kapag tayo'y tinatanggihan? Bakit hindi natin matanggap na tayo'y tinatanggihan? Samantalang tayo rin naman tumatanggi din sa iba. Ang pagtanggi ay isang katotohanan sa buhay. Sa ayaw mo't sa gusto, makararanas ka ng pagtanggi. Kaya nga't marapat lamang itanong, anong pakiramdam? At wag lang sa pakiramdam, ano ang gagawin natin kapag tayo'y tinanggihan? Sa mga pagbasa, narinig natin ang ganitong mga pagkakataon. Naglalakbay daw po si Jesus Nazareno kasamang kanyang mga alagad sa mga bayan ng Samaria, lugar ng mga Samaritano, at ang mga Samaritano ay kaaway ng mga Hudyo. Kaiba sila. Ang turing sa kanila'y iba. Kaya nga't hindi sila tinanggap. Nagalit si Santiago at si Juan. Kaya nga't sabi nila, paulanan natin ng apoy. Tamaan natin ng kidlat ang mga ito. Nagalit sila dahil tinanggihan sila. Sa unang pagbasa, patuloy nating naririnig ang kwento ni Job. Kahapon nagsimula na sinabi ng demonyo sa Diyos, kaya ka lang naman mahal niyan kasi masagana ang kanyang buhay. Masaya siya sa buhay. Subukan mong iparana sa kanya ang paghihirap, ang pagsubok. Itatakwil ka niyan. Kaya nga't nangyari yung hindi magandang kapalaran kay Job. Nasira ang kanyang mga arerian, naubos ang kanyang kabuhayan, namatay ang kanyang mga anak, at dumanas siya ng matinding sakit. Tapos sabi ni Job, purihin ang Diyos. Pero ngayon, parang medyo na iba ng konti ang tono ni Job. Para siya nagtatampo na. Sana hindi na lang ako pinanganak. Sana kunin mo na lang ako. Pakiramdam ni Job, maging ang Diyos para siyang tinanggihan na. Dahil iba na ang kanyang naging kapalaran. Naghinampo siya sa Diyos. Nang binuksan niya ang kanyang puso, ipinakita rin niya ang kanyang sama ng loob, ang kanyang hapis sa Diyos. Tinanggihan ng tao at pakiramdam, tinanggihan maging ng Diyos. Diba, minsan, ganun din ho ang ating pakiramdam. Meron sa atin ngayon siguro, tinanggihan ng tao. Tinanggihan ka mismo ng mga taong tinulungan mo, minahal mo, pinaglingkuran mo. At ang iba sa atin, dahil sa hindi magandang kapalaran, pakiramdam natin, tinanggihan na tayo ng Diyos. Ang Quiapo daw, lugar ng mga taong tinanggihan na.
tinanggihan na ng kapalaran, tinanggihan na ng kagalingan, tinanggihan na ng mga di magagandang bagay. Kaya, di na natin alam kung saan tayo pupunta. Kaya siguro iba sa inyo napadpad dito, nagpupunta sa Poong Nazareno, umaasa na siya na lang ang hindi tatanggi sa atin. Ipagdasal natin, huwag tayo matulad kay Santiago at Juan dahil sa mga pagtangging naranasan na buo ang galit. Opo, tanong ko kanina, ano yung pakiramdam? Yung pakiramdam natin, mga kapatid, hindi natin mapipigilan. Hindi mapipigilan magalit ka kapag nasaktan ka. Hindi mapipigilan magtampo ka kapag hindi maganda ang iyong naranasan. Pero pagkatapos ng pakiramdam, kaya nga tanong ko kanina, anong pakiramdam, anong gagawin mo? Sapagkat maaari nating lampasan ang pakiramdam. Hindi naman kailangan habang buhay yung pakiramdam ang maghari sa atin. Opo, natural lang magalit, natural lang magtampo, natural lang masaktan, pero anong susunod? Si Job, nagtampo, sumama ang loob, nasaktan. Pero buti na lang, hindi siya nagtapos doon. Nagbalik loob pa rin siya sa Diyos. Kinilala pa rin niya ang Diyos. Kaya nga si Jesus Nazareno, sabi niya kay Santiago 1, magpatuloy tayo ng paglalakbay. Huwag niyong hayaan niyang pakiramdam ninyo ang magpatakbo ng buhay ninyo. Meron tayong misyon. Meron tayong dapat gawin. Nandyan pa rin ang Diyos. Ito yung ipagdasal natin, mga kapatid. Opo, masakit tanggihan ng mundo. Masakit tanggihan ng mga taong iyong minahal, iyong pinaglingkuran, iyong pinag-ukulan ng lahat sa buhay. Masaklap tanggihan ang mga dasal nating inaalay sa Diyos, lalo na't namamanata tayo at nagdedebosyon tayo. Pero ipagdasal natin na dito masukat ang tunay nating pananampalataya at pananalig sa Diyos. Ngayong araw na ito, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni Santa Teresita ng Batang Jesus. At itinuro niya sa atin ang isang ugnayan sa Diyos katulad ng bata. Na siguro nga dumarating ang tahot ang pagkakataon, nagtatanong tayo, nagtataka tayo, naghihinampu tayo, sumasama ang loob. Si Santa Teresita, makailang beses din siyang nakaranas ng pagtanggi. Pero katulad ng isang bata, wala siyang ibang tatakbuhan pa rin kundi ang Diyos. Wala siyang ibang aasahan pa din at pagkakatiwalaan pa rin kundi ang Diyos. Hilingin natin ang kanyang dasal upang katulad niya, katulad ng isang tunay na bata, anak ng Diyos, sa gitna ng maraming pagtanggi, maghari pa rin ang pag-ibig, pagtitiwala at pag-asa sa ating puso. At lalo na sa pagbaling natin sa Poong Jesus Nazareno, tingnan nyo lang siya, larawan ng isang tinanggihan ng mundo. Kaya nga niya pasan ng krus. Kaya nga siya mukhang naghihirap dahil tinanggihan siya ng lahat. Pero, opo, nasaktan siya. Pero hindi niya hinayaan galit, paghihiganti, sama ng loob ang manahan sa kanyang puso. Bagkus, nakatingala ang Nazareno, nakatingin sa Ama, patuloy na naniniwala, marami mang pagtanggi, marami mang paghihirap, nariyan pa rin ang pag-ibig at awa ng Ama.
sa misang ito, ilatag natin sa paanan ng Nazareno yung mga sakit, tampo, maging galit sa ating puso. Katulad ng isang batang nagsusumbong, magsumbong tayo sa Kanya sapagkat sa pagbaling natin sa Kanya, nawa, palitan ang nasa puso natin ng patuloy na pag-ibig, pagtiyaga, pagtitiwala at pag-asa sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, mapagpaumanhin ng Diyos at alam niya ang ating mga pagdurusa. Manalangin tayo sa Kanya upang tulungan tayo magbalik loob at magpanibagong buhay. Ang ating tugon, Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Ang Kristiyanong sumampalataya, naway pakinggan ang panawagan ng Diyos sa pananalig at pagsisisi. Manalangin tayo. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Tayo naway bigyan ng Diyos ng katapangan upang italaga natin ang ating sarili na maging malaya kay Kristo ang mga nakapiit sa kanilang pagkamakasarili. Manalangin tayo. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Ang mga may pusong hungkag at nanlalamig, naway matagpuan ang kaligayahan sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Ang mga may sakit sa isip at katawan, naway magkaroon ng ganap na kagalingan. Manalangin tayo. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Ang mga tapat na yumaon naway, masiyahan sa liwanag ng bukang liwayway ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Panginoong mahabagin at mapagmahal, pakinggan mo ang mga hinaing ng mundong nakakulong sa pagdurusa at kasalanan. Sa pamamagitan ng iyong anak na puspos ng kagandahang loob, hinihingi namin sa iyong biyaya upang makasunod kami sa kanya palagi. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Salamat sa'yo, aking Panginoong Jesus, ako'y inibig mo at inangking loob. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa, di makaya na maipaglaloob. Mamahaling iyas, inigintong dilukob, ang aking dalangin, o Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko, naway gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihingi. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay
sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagpaparangal kay Santa Teresita, ikaw ay aming dinadakila at pakundangan sa kapakumbabaan niyang iyong ikinatuwa ay ginaganap naming paglilingkod. Ay kalugdan mo nawa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ikinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa aming ibinibigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamti ng tanan. Ito ang pinanggalingang aming ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni Santa Teresita at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya
ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bungga lang tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod pong lahat. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa sa Kanya nagbumula ang aking pag-asa at kaligtasan. O Diyos, ikaw ang aking kaligtasan, nasa iyo aking kaluwalhatian, ikaw lamang aking inasahan, ang aking muot at tanggulan. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan.
kaligtasan. Paniniling di ko pa na naligang puso'y higit sa yaman kundi sa Diyos na makapangyarihan na aking lakas at takbuhan sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit, may karamdaman sa ating Healing Mass and Service sa darating na October 3, 2024, Webes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Muling inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Parish Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Inaanyayahan naman po ang mga debotong nasa larangan ng edukasyon. Kung ikaw ay nasa edad na 25 to 50 at hindi ka salukuyang miyembro ng anumang church or ministry organization, iniimbitahan namin po kayo sa isang faith sharing at fellowship. Dito ay pagninilayan natin kung sino si Jesus Nazareno sa ating buhay. Ipapakilala din po ang isang bagong inisyatibo na makatutulong sa iyong paglago sa pananampalataya at misyon. Kung ikaw ay interesadong sumali, email us at jesusnazarene@gmail.com o pumunta sa information guard booth para mag-fill out ng form. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang ay magpaalab nawa sa aming pag-ibig na masidhing nag-ugnay kay Santa Teresita sa iyo at nagbubunsod sa kanya upang idalangin kaawaan mo ang lahat ng tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan, mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po ng bigas, dilata, at iba pang pangayuda, ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Huwag natin hayaan na ang mga pagtanggi sa buhay ay maging hadlang upang magampanan natin ang ating misyon at upang lalo nating matuklasan ang tapat na pag-ibig ng Diyos. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkang nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan na tanggapin ng kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyong dala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nilang mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos,
Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, inipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinunualhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinuluwalhati ka namin.